What's up sa inyong lahat? My name is Ace De Castro. Yan oh. So yun na guys, kamusta naman kayo and kamusta naman ako? For today's video, kumapansin nyo naman sa ating title, no? I will be sharing to you our updated version ng aking setup tour for this year naman, 2023. Few months ago ko lang ginawa, ano, yung setup tour natin, pero medyo marami na rin kasi ang mga changes na nangyari, no, dito sa setup ko. Every start of the year, gawin natin tong content na to, no, para makita natin every year yung mga upgrades, yung mga changes, etc. na mangyayari sa aking setup. Kung napanood nyo yung first content ko this year, pinakita ko doon na nag-switch na ako from a laptop setup into a PC na talaga. Like, gaming PC na talaga. Ganun. Siyempre, since PC, mas dumami yung mga parts, etc. Same pa rin yung concept, same pa rin yung area. Pero this time, gagawin ko naman pa-vlog style na para mas mabilis, mas interactive, kumbaga. Kaya, yeah, simulan na natin. Papakita ko na sa inyo ang aking setup for this year 2023. Let's go! So yun na nga guys, eto na po, no, nandito na tayo. Ayan, ayan, zoom out, napakita ko sa inyo yung whole picture, eto po siya. Ayan, ganyan yung itsura niya. Ganito yung first person view, ayan, ganyan siya. So let's start off dito sa pinaka-importante talaga, which is yung PC itself. Yan, eto po siya guys, nakita niyo naman na to, no, sa unang content ko this year. Ito po yung itsura niya. Ayan. Pero sa mga hindi pa nakapanood, i-summarize ko lang din dito sa content na to para hindi na kayo maglipat-lipat. Mano-mano po namin tong binild kasama ng mga tropa ko. And sumatotal umabot siya ng 30,000 pesos sa PC alone pa lang. Ang processor ko is Ryzen 5 2600. Graphics card ko is Zotac RTX 2060. Motherboard ko is Asus ROG Strix B450. Then meron akong 16GB na RAM from T-Force. 500GB na SSD plus 500GB na hard drive. Ayun yung pinaka-storage ko. Yung power supply ko is MSI Mag 650 watts. And yung case ko naman is Rock Hawani Flow. Then yung mga fans niya is Dark Flash. Ayan, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5. Limang fans siya. Majority ng mga parts nito is second hand pero galing kayo sa mga tropa ko kaya sobrang good quality pa. And yeah, ang ganda niya, no? Sobrang nagmamatch siya sa buong tema. Ganyan, no? Kapag naka-on, parang pang-gaming talaga siya. Ayan. Tsaka yung spectrum niya is hindi siya yung full RGB. Sinet ko talaga siya ng ganyan para mas aesthetic tignan. Okay? Sobrang wala akong problema dito. Sobrang solid na itong PC na to. Pangbalagbagan talaga, no? Dumako naman tayo sa isa pang pinaka-importante, which is yung aking monitor. Ito po. Ayan. Ang aking monitor is the Huawei MateView GT. 34-inch siya na ultra-wide. Napa-curve pala guys, no? Ayan, pa-curve siya na ganyan. Pang-gaming na pang-gaming talaga. And also, sobrang perfect fit din siya sa pag-video editing. Kasi sobrang haba ng timeline. No, hindi ko na kailangan mag-zoom out, mag-zoom in, ganyan-ganyan. Okay na okay talaga. Sobrang walang problema. Ang solid. Hanggang 165Hz, kayang-kaya niya. OLED display. Hanggang 2K resolution. And also, meron pa siyang kasamang built-in na soundbar. Ito, nandito po. Ayan. RGB din to. Tapos, kinolor match ko siya. Doon sa lahat ng mga kulay na meron dito sa PC set ko. Ayan. Hindi ko na binalak na magkaroon ng dual monitor setup kasi sobrang laki na nito. Hindi ko na kailangan ng extra pa. Kumbaga. Then next naman, yung ibang mga peripherals. Itong aking keyboard is the Royal Kludge RK71 na keyboard. Wireless siya. All white lang siya. Color brown ang kanyang switches kaya hindi siya sobrang ingay. Ayun, no? Saktong-sakto lang ingay niya. Para kapag nagpupuyat tayo, eh hindi sobrang nakakabulabog. Plus, meron pa siya nakalagay na Pokeball na keycaps. Ayan po. Plus, meron siyang glass case from Imu Studio. Doon ko siya nabili. And sobrang ganda, no? Sobrang pasok na pasok sa RK71. Then, next naman yung aking mouse. Meron akong Mackenike M722. Nireview ko na rin siya sa aking YouTube channel. And sobrang solid din. Sobrang kulat ng battery nito. Walang delay. Plus, ang ganda pa niya kasi color white lang din siya. Ayan, perfect na perfect. Then, next naman, meron ako ditong wrist rest from the brand Razer. Ito po, Razer siya.
Na-armor ko lang to sa tropa ko. Then next naman sa aking controller, syempre for gaming, meron akong Thunder Robot G15. Na-review ko lang din to sa aking YouTube channel. And sobrang kunat nito, no? Ilang months na to, ilang years na nga yata, pero sobrang solid pa rin, sobrang ganda pa rin. Xbox controller siya, pero pwede pa rin naman gamitin sa mga ibang games like NBA, GTA, etc., etc. Then meron din akong nakuhang libre nga controller stand from Imu Studio din to. Nung binili ko tong glass na case, may libreng ganito. Kaya ginamit ko lang din. Ayan, ganyan yung itsura niya. Then next naman, yung aking headset. Meron ako ditong Razer Nari Essential. Wireless siya. Tapos meron na rin siyang built-in na mic. Wala lang siyang RGB, pero mas gusto ko yung wala para mas plain lang siya. Ganyan. And also guys, ito nga aking mouse mat. Matagal na to. Sa mga ilang setup tool, nakikita nyo na rin to. Ito pa rin yun, na plain black. Pero may RGB siya, hindi ko lang ginagamit para hindi na sobrang loud na pang gaming. Ganyan. Then next one guys, no, since marami ako mga wireless na peripherals, laging nandito sa table ko yung aking Romos 60,000 mAh na power bank. Ito po siya guys. Pwedeng gamitin apat na devices sabay-sabay. Tapos meron siyang battery indicator 100%. Ayan, no. Lagi ko siyang chinacharge para lagi home ready. Even though na meron ako ditong built-in na speaker, eh nandito pa rin yung aking Tribeats Stormbox Micro. Matindi kasi yung quality nito, mas mabassy. Kapag gusto ko ng pang-DE ng music talaga, ito yung ginagamit ko. And also, pwede itong ilublub sa tubig, pwede sa lahat, pwede pang labas, pwede pang bahay, etc. etc. Kaya nandito lang lagi ito sa aking setup. Then next naman, dumako naman tayo sa mga maliliit na bagay na existing na talaga dun sa last setup tour natin. Unang-una, itong aking gaming chair. Ito po siya. Ayan, from Shopee to guys. Tapos sobrang plain lang niya. Ayan, wala siyang logo, very matte black lang siya. Ayan lang din yung gusto ko, yung hindi siya sobrang pang-gaming look. Simple lang, kumbaga. The next naman, yung aking buong table from IKEA. Ito po, no, kulay brown, tapos lima yung paa niya. 1, 2, 3, 4, 5. Binili ko siya per parts, tapos deliver ko lang din dito. Sobrang dali lang din i-assemble, tapos sobrang tibay din. Kaya baka ilang years ko ito gagamitin, kasi ang ganda eh. Kung mapansin nyo dito sa baba, no, meron ako ditong cash box, ito. Dito nakalagay yung mga ipon-ipon ko. Wow, sana all. Then meron ako ditong metal drawer, organizer para sa lahat ng mga kailangan ko. Eh, mga susi, bagay-bagay, etc., etc. Mga wires, ganyan-ganyan. And also, mga random stuff. Yan, lahat nandito guys, para organized na rin, hindi rin sobrang kalat tignan, kumbaga. Then dito naman yung mga maliliit na bagay dito guys, meron ako dito mga Rubik's Cube, mga Pokemon na designs, ayan. Ito naman guys, nandito yung aking Billie Eilish na pabango. Solid yan guys, sobrang tagal mawala. Ito, may mga Funko Pop, ayan, Pikachu, tapos meron ding Jollibee dun sa loob. Dito rin pala guys, nasa taas ng PC ko, mayroong Pokeball and also Pikachu. Ayan, para, alam mo yun, medyo playful yung vibes niya. Hindi siya sobrang plain, hindi siya sobrang seryoso, kumbaga. Ito, mga random stuff out here. Tapos ito, may mga wooden coaster, meron din akong leather na black dito para sa tubigan ko. And also, nandito yung mga routers, telephones, etc., etc., ganyan. Mga ball pens, ayan. Okay, so yeah, yun lang naman yun. And dalawang last but not the least guys, no, is ito palang aking electric fan na Asahi wooden fan. Hindi ko lang siya binubuksan para hindi siya sobrang ingay dito sa video natin. Pero ito lang din yung ginagamit ko dito. Sobrang lamig naman na. And lastly guys, no, itong aking extension from a 4 ports na extension. 10 na yung binili ko. Ito po siya guys, oh. Ayan. Dito na nakasaksak lahat. And yeah, that's basically it. Yun lang naman yung aking ganap dito sa aking setup. Dito ako nag-edit ng videos. Dito rin ako naglalaro, no? Kung napansin nyo naman. Dito ako nag-spend ang aking time from the past few weeks simula nung nagawa tong PC ko. Dahil sinusulit ko pala yung pagiging gamer ko, no? Yung peak gamer ko dahil hindi ko to nagawa dati. Naka-laptop ako. And yeah, yun lang naman guys. Lahat ng mga links na kaya kong i-provide, ilalagay ko lang dito sa description box para parehas na lang din tayo. Kung curious kayo kung saan ko siya nabili, ilalagay ko lang yung mga links dito sa baba. Actually, sobrang dami pang room for improvement nito kasi para sa akin, hindi pa to yung peak na setup ko talaga. Kumbaga, hindi pa siya sobrang sagad na upgrade. Pwede pa akong maglagay ng mga bagay-bagay dito sa walls. Marami pa akong pwedeng gawin dito guys, no? Kaya malay natin next year ano pang may upgrade ko. Comment down below, let me know your thoughts. And sana nagustuhan itong video na to. Salamat sa panonood hanggang dito sa dulo guys. And as always, kung nagustuhan itong video na to, leave a like, leave a comment, share sa mga katropa nyo. And don't forget to subscribe sa akin channel for more easy gastro vlogs and tech videos. And yeah,